Magandang araw sa inyo, mga suki naming tagapaginig. Bago tayo magpatuloy, gusto ko munang batiin yung mga suki nating tagapaginig dito sa programang ito. Lalong-lalo na dyan sa Balimangaldan, si Daisy Malalom, Esther Malalom, at ganoon din mga kaibigan si William Molina, Jenalyn Molina Espino. Kumusta na kayong lahat dyan? Naming tagapaginig at naway walang sawa ninyong pagkikinig dito sa aming programang Kapitan Karyong. Kumusta kila namin? Pinablimiran dumulang Red Sayan. Oras, kumon patuloy sa pandirin ng Red Sayan. Programa tayo. Nakikita nyo mga kaibigan. Pangasinan nyo, naintindihan nyo ba? At ngayon mga giliw naming tagapaginig, narito na ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Oposisyon sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Magandang hapon po, Kapitan. Ay, magandang hapon din naman sa'yo. Wow! Ang ganda ng reporter na ito, ha? Kamukhang-kamukha siya ni Tintin. Ang ganda! Ay, anong may paglilingkod ko sa'yo? Ako nga po pala si Karen Crisologo. Isa po akong reporter. At staff po ako ni Senador Idol Juvino sa programang Isumbong Mo Kay Juvino. Meron po kasi kaming mga katanungan tungkol sa iba't ibang problema ng barangay. Halika kayo, pumasok ka at umupo. Salamat po. Meron po akong katanungan na kung maaari lang po ay inyong sagutin. Una po, ano po ba ang pangunahing problema o siliranin sa ating barangay? At ikalawa, ano po ang naisip nating solusyon natin dito? Ako lang sasagot, madam. Marami pong problema dahil bobo ang kapitan namin. Yeah, kagawad na siya. Kapitan, sino siya? At biglang sumulpot dito. Kwan, yan. Nakaw, sinaulo yan. Huwag ninyo niyang pansinin. Dahil kung papansinin nyo yan, lalong lalaki ang sira ng ulo. Ha? Ano? Oy! Hindi ako sira ulo. Isa akong kagawad. Dating number one kagawad. Kaya... tama na! Amreng, Benito, Paseng! Ilayunin nyo ang sira ulo na ito! Iniisturbo ka ni Ma'am Karen Crisologo nang isumbong mo kay Juvino. Bilisan ninyo! Igapos ninyo at musalan para tumahimik! Ay, dako. Darwina, pakinggan mo. Iba na naman ang topic ng mga marites na yun. Kasi, kung minsan dalawa ang topic nila sa isang araw, hindi nawawala ng issue, mga yan. Bilib na ako sa kanila, no? Daig pa nilang telebisyon at radyo, saka hahanap ng issue. Grabe naman sila. Laging updated ang mga nalalaban nila. Ay, oo, Ate Dabibang. Teka, may naalala pala ako. Ano yun? Minsan kasi, nagkakwentuhan kami ni Kagawad Gusti. Sabi sa akin, kulang pa raw sila ng isa sa lineup ni Kapitan. Gayon? At naalala ka raw nila. Baka sa susunod na araw, kakausapin kanila, para sumapi sa lanap ni Kapitan. Ha! Kukunin akong kagawad ni Kapitan Karyong. Tita! Laging dumadaan dito si Kapitan Karyong.
hindi ka na raw nata tiyambahan dahil gusto ka na raw niyang makausap. Ha? Ang ibig mong sabihin? Ako ang papalit kay Ate Angeline. Tumpak, Tita Bibong. Ay. O bakit? Ayaw mo ba? Ay, sumagot ka, Tita. Gusto mo o ayaw mo? Kilala niyo ba si Talyo? Yung CBO yung kwan, yung humaril kay Atoy. Pero nakalapas na. Nako! Nako, may bagong issue na naman ang mga marites dito sa harap ng tindahan nila, Bibang. Hindi muna ako bibili. Makikinig muna ako ng mga pinag-uusapan nila para maging updated din ako sa balita. Ah, ha! Teka, parang si Karyong yung nasa loob ng bahay nila, Biba. At parang may kausap. Sino kaya yon? Ah, ha! Si Biba ang kausap pala sa loob. Ah, Wiset, Kakaryong, talagang napakahilig mo sa mga babae. Pati si Biba, kinakabit mo na naman. Humanda, Kakaryong. Tama na. Ah, tama. I-video ko sila para may ebidensya ako. Ay, naku. Mamamatay na ako sa sama ng loob. Mamamatay na ako. Hoy, ano yan? Ano yung nangyari sa'yo? Umahagul ka na naman. Tama na nga yan. Pangit-pangit mo na, lalo kang pumapangit. Tama na, nagbumukha kang malas. Ay, kuya, tulungan mo ako. Ang asawa ko, hindi ko na talaga mapigil ang mambabae. Ano? May bago na namang chiksi bayaw? Aba, sino yung sinasabi mong chicks niya? Ha? Ay, si Bibang. Bagong babae ni Karyong. Ay, mamamatay na ako, kuya. Punyang. Punyang, anong nangyayari sa'yo? Punyang. Kuya, hindi ako makahinga. Punyang. Patay ka na ba? Ay, bayaw, nasaan ka? Bayaw! Tumawag ka ng punirarya para maimbalasan mo nila kaagad at mailibig na. Bilisan mo! Wala na kong kakampi sa buhay. Akala ko, ipagtatanggol ako ng kuya agaton. Hindi pala. Parang gustong-gusto niya akong mamatay. Nagkunwari lang ako na inatake para masubukan ka kung mahalaga pa ako sa kanya. Pero puro punirarya na ang gustong tawagan. Ay, napakasakit na ba ang nagkapalaran ko? Dati, masaya ako dahil nagkaroon ako ng kuya na sundalo. Opisyal pa, ipinagmamalaki ko siya. Yun pala, hindi ako maipagtanggol. Tapos, nagkaroon ako ng asawang mahilig sa checks. Ay, Diyos ko, anong gagawin ko? Ang puso ko'y dumurugo at parang nabibiyak ang dibdib ko. Wala na akong karamay. Dati si Kumari ang hiling. Ang pinupuntahan ko kapag may problema ako. Tapos nang nagpunta sila sa takruban, si Darwida at Bibang ang takbuhan ko para sabihin ko ang problema ko. At sila rin
ang nagbibigay payo sa akin. Dahil nadala na ako sa kahihingin ng payo kay Senador Idol Juvino. Dahil minsan sa alip na kampiya niya ako, pinagalitan pa ako. Kaya, Diyos ko, tulugan mo ako. Anong gagawin ko? Ano? Arong ka mo, Boy Sibuyas. Nakita mong papunta na naman ang bagong staff ni Senador Juvino sa Barangay Hall. Oo, kagawad. At ilalive yata nila ang interview nila sa kanya ngayon. Ay, ang walang hiya. Kailangang masabutahi ang pag-interview nila. Dahil kung matutuloy yan, sisikat si Karyong. Babanguna naman pangalan niya. Oy, mahihirapan akong talunin siya sa darating na barangay eleksyon. Anong plano mo ngayon, kagawad? Baka ilang sandali lang yung umpisa na nilang interview sa kanya. Manimikapan na siya ni Nard na Bading. Tatawagan ko si Paringa daw. Pag-uusapan natin kung anong magandang gawin namin para masabutahi at hindi matuloy ang live interview nila kay Karyo. Sige, kagawad. Tawagan mo na kagad si Kagawad Adong. Delikado. Matatalo ka kapag bumango ang pangalan ni Kapitan Karyong. Sige. Tatawagan ko na siya kagad ngayon dahil. The number you have dialed is now unattended or out coverage area. Please try your call later. The number you have dialed is now unattended or out of coverage area. Please try your call later. Oh, anong kagawad? Nagri-ring na ba? Ay nako, patay. Hindi siya makakuntak. Ano kayang gagawin ko? At iba na yata ang ginamit nilang boses sa answering machine. Lalaki, parang pangit-pangit. Ay, tama. Si Bunjeng, uutusan kong pumunta sa bahay ni Pare Adong para papuntahin ka agad dito at mapag-usapan namin kung anong magandang diskarte para masabotahe ang interview ni Karyong sa TV. Magandang araw po sa inyo. Kunting katahimikan lamang po at mag-uumpisa na ang ating interview. Live po tayo ngayon. Nakahanda na ba ang lahat, Kapitan Karyong? Oo, madam. Kanina pa ako nakahanda na sumagot sa lahat ng tatanungin ninyo sa akin. Kung ganon, mag-uumpisa na po tayo. Sige, Madam Karen. Ako yung handang-handa na talaga na sumagot sa mga tanong ninyo. Meron po akong katanungan, kung maari lang po ay inyong sagutin. Una po, ano po ba ang mga pangunahing problema o suliranin sa ating barangay? At ikalawa, ano po ang naisip nating solusyon natin dito? Ang kasagutan po ninyo, Kapitan. Ito, makinig kayo. Ito ang sagot ko sa mga yan. Yan, ang galing talaga ni Kapitan na sumagot. Ibang-iba talaga sa mga katulad niyang kapitan.
wala siyang kodigo. Di katulad ng iba na kapag ini-interview sila ng matagalan eh, may kodigo sila. Pero si Kapitan, diretsong walang kodigo na binabasa. Hoy, tita! Andito ka lang pala? Oo. Anong ginagawa mo dito? Eh, ang daming bumibili mo. Bakit hindi mo sila pagbilhan? Wow! Swak na swak ang sagot niya. Oh, Kap. Lalo akong humahanga sa katalinuhan mo. Hoy, tita! Anong ginagawa mo? Magaling ka talaga. Alisin mo ang headset mo! Ha? Eh, Darwina! Eh, nandito ka na pala! Ano ba yung pinapanood mo sa cellphone mo? Bold yata yan, tita. Ay, nako, hindi ano! Ito, pinapanood ko ang live interview ni Kapitan sa TV. Ang galing-galing niyang sumagot! Tama na yan, tita. Ang mabuti pa, ihanda mo ang isang kwarto dahil darating na si tita ang hiling mamaya. Ano? Sa mga drainage system, kami ay bumuo ng grupo na tutulong sa paglilinis ng mga baradong drainage. At magsasagawa rin kami ng information dissemination para sa pagbabawal na nagkalat lagi kami ng meeting ng mga kagawad ka para masolusyonan kagad kung anong meron na problema sa bawat distrito, ganoon. Wow! Ang galing naman yan, Kapitan. Itigil yan! Yeah. Puro kasinungalingan yan! Asyong, ikaw na naman! Binito, Ambreng, Paseng, huliin siya at patayin! Ahiste, dalhin sa pulis! Si Alec, di ba ngayon ang pinapanood na cellphone mo? Hay nako! Hindi nyo ba alam na may live interview ngayon si Kapitan sa TV? Ito nga ang pinapanood ko! Ay, meron palang live interview sa kanya. Hindi namin alam yan ah. Buti pa, panoorin ninyo para marinig ninyo ang mga magagandang plano ni Kap sa ating barangay. Sige, panoorin nyo! Sige na! Oh. Ay nako! Oo nga! Si Kapitan nga ini-interview! Sige, pakinggan natin at ano ang sasabihin ni Kapitan. Wow! Ang gwapo ni Kapitan sa TV! sandali ha! Sandali lang at isi-share ko sa link sa programa ni Senador Idol Jovino, yung isumbong mo kay Jovino sa Wanted sa FB. Oh, ayan, oh, i-check nyo! Para mapanood ninyo! Ang gwapo talaga ni Kapitan! Kitang-kita ko na siya! Ay, malanding babae! Mag-usap nga tayo! Ha! Ate Punyang! May problema kayata, kaya naglasing ka na naman! Ay, ikaw ang dahilan ng problema ko, Bibang! Ang landibaw! Pinatulan mo ang asawa ko! Ha! Ate Punyang! Kapitan Karyong, maraming salamat po sa inyo dahil pinaunlakan po ninyo na may interview ka sa araw na ito. Maraming salamat po. Eh, walang anuman yan, Madam Tinten. Ang ganda-ganda mo talaga. Para kang artista. Salamat po, Kap. Hindi lang ikaw ang nagsasabi niyan. Marami kayo. Palabiru pala, Karina. Pala, ay Karen.
Hanap mo, type kita. Ay, este, ang ibig kong sabihin eh. Ang bait-bait mo talaga. Salamat uli, Kap. Ikaw rin eh. Kahit matanda ka na, naani nagparin ang kagwapuhan mo. Yeah, Madam Karen. Maraming salamat po, Kapitan, sa inyong oras. Bilib talaga ako sa inyo. Kontrolado mo ang barangay mo. Napakatahimik. Walang nanggugulo. Eh, oo naman, Madam Karen. Nirirespeto ako rito. Kung may nanggugulo, nakaw, makakalabuso sila. Ipapauli ko sila kagad sa mga matatapang na sibiyo ko. Wala akong sinasanto. Walang kumakumare, kumpa-kumpare. Walang kaibigan. Kung nagkasala, malilintikan sa akin. Kahit ikaw ang magkasala, ipapauli rin kita at ipapakulong kita, Madam. Ganon kadisiplina ang kabarangay ko, Madam Karen. Ganon po ba? Nako, ang tapang mo pala. Ano yun? Nagwawala. Ay, nako. Ano yun? Ay, ay. Ay, nako, Kapitan. Dibdib ko yan. Bitawan mo. Ano kaya ang mangyayari kay Kapitan sa tagpong yun? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kamarata ng ating kwento na pinamagatang Oposisyon sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert De Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!